sa ating mission, TokTok, the mission of TokTok is to offer the high quality pickup and delivery services that are responsive to the changing needs of the Filipinos to enable them to live an easy life. So simple-simple lamang mga katotok ha, yung ating mission. Yung matulungan natin yung ating mga kababayan para mapadali yung kanilang pamumuhay. So sa paanong paraan natin sila matutulungan? Okay? Sa lang katotok, i-offer natin sa kanila yung pinakamataas na serbisyo na maibibigay natin mula sa pag-pick up hanggang sa pag-deliver ng kanilang mga package. Actually mga katotok, no, sa ganyang paraan, eh napakalaking tulong nun doon sa mga kababayan natin, lalo-lalo na doon sa mga kababayan natin na nagbibigosyo. Maging malaki man o maliit yung kanilang negosyo, mapa-online business man yan, or traditional business, yung tulong na mabibigay natin, malaking bagay yun. No, para mas lalo pang lumago yung kanilang negosyo. Okay? At yung ating vision, TokTok envision itself as a preeminent national and international leader. No? In courier industry. So kung ito yung mapapakinggan mo, katok-tok riders at drivers natin dyan, eh parang nga mapapaisip ka. Napakataas naman ang ambisyon ni TokTok. Napakatayog naman ang kanyang pangarap maging leader sa courier industry. O sa madaling salita, maging number one. Pero don't worry mga katok-tok riders at drivers, no? Yan po ay hindi natin basta inambisyon lang o pinangarap lang. Yan po ay goal na sinet natin na aabutin natin yan. At kayang-kaya natin yan maabot mga katok-tok sa tulong ninyo mga katok-tok riders at drivers. At syempre, yung ating mga TokTok operators at dito sa atin, sa TokTok team. Ika nga nila ay one team, one goal tayo mga katoktok. At isa pa sa magandang vision natin dito sa TokTok, yung be a conduit in providing earnings to as many Filipinos and foreigners alike. Yung makapagbigay pa ng pagkakitaan o ekstra pagkakitaan doon sa mga kababayan natin at kung sino man ang gusto pang mapabilang dito sa TokTok. Kaya nga po kami, talaga namang humahanga, no? At nagpapasalamat din dito sa ating mga TokTok operators. Yan, no? Na ika nga ng mga bossing natin, eh. We shared same vision na hindi lang nagnegosyo para lang kumita ng kumita. Okay? Nagnegosyo din yung mga TokTok operators natin, eh, para makatulong din sa atin at kung sino man ang gusto pang mapabilang dito sa TokTok. Isa sa mga natutulungan ng ating mga TokTok operators dyan ay yung mga kagaya natin, mga katoktok. Yung iba dito sa atin, nawalan ng trabaho ngayong panahon ng pandemya. Okay, yung iba naman dito sa atin mga katoktok, eh nabawasan din ang pagkakitaan ngayong panahon ng pandemya. Kaya para sa amin, just sa mga TokTok operators natin dyan, we salute you po mga katoktok. Anyway, katoktok riders at drivers natin, para mas makilala pa natin mabuti kung sino ba si TokTok, ito naman yung ating mga founders ng TokTok. Okay? So proud na proud po akong ipakilala sa inyo mga katoktok riders at drivers natin dyan, yung mga nagpopogian nating mga bossing, mga award-winning entrepreneurs na sila Boss Cardito Makadangdang at Boss Jonathan So. So marami yung iba dito sa inyo katoktok, eh familiar na rito kala bossing, no? No? At yung iba naman eh totally hindi sila kilala. Para mas makilala nyo mabuti mga katoktok riders, ito po at drivers natin, no? Ito po yung mga kumpanyang kinabibilangan nila. So may company sila na tinatawag ni JC Worldwide Franchise Inc. Yan. So ito yung mga pinapa-franchise nila doon. Gaya po ni Burger Factory, Potato King, Shomai King, Shopaw the King, Noodle House, Boy Bond, at Sargency Sigat Mabox. At meron din silang company na tinatawag na JC Premier. Isa po yung distributor company, mga katoktok. At ang mga dinidistribute nila dito, eh gaya po ni Ninja Ion, no? Si Copper Mask, at iba't ibang uri ng mga beauty products, health products. At yun ikita nyo sa may bandang dulo, no? Si Cloud Panda, isa po yung IT company, mga katoktok, no? Na mga sineserbisyohan na kumpanya o yung gumagamit ng kanyang IT solution ay kagaya po ng kumpanya ng Globe, Ferrari, Cher Mobile, Pure Gold, Project Mayo 7, Daily Mirror, Cuttings Cafe, at marami pang iba. At para lang rin sa kaalaman mo, katoktok riders at drivers natin, siya rin mismo yung nag-develop nitong system natin dito sa TokTok. Ayan na, pati apps developer. Katoktok, pinakilala ko na sa inyo. Marahil dyan, eh, familiar na tayo kay TokTok mula sa kanyang mga brand ambassadors, mission and vision, yung mga bossing nito at yung mga kumpanyang kinabibilangan nila. Ngayon naman, mga katoktok riders at drivers natin, para mas maunawaan yung mabuti. How does TokTok works? So, paano ba tayo gumagana as TokTok? Tayo naman po ay hindi nalalayo o naiiba mga katoktok riders at drivers dun sa mga nakasanayan na natin na nakikita sa kalsada.
gaya po ng kumpanya ng Lala Move, ng Grab, ng Mr. Speedy at marami pang iba. So yung customer nila, same goes with our customer. Okay? So yung magpapadala ng package, documents, food, gift, no? Even mga malalaking parcel, same lang rin. Magbubuk lang sila katokyo sa atin, syempre, apps. Yan yung gamit ng mga customer natin sa pagbubuk. And then, i-confirm yan ang system natin. And then, i-notify yung mga TokTok riders at drivers sa pamamagitan naman ng TokTok delivery apps. Ikaw naman, ka-TokTok rider at ka-TokTok driver. Ganito ka lamang kasimple kikita dito sa TokTok. I-accept mo lang ang king na gusto mo. Pick up in sa pick-up location, i-deliver sa drop-off location hanggang sa makarating na ito sa recipient, kikita ka na. Ulitin ko TokTok ha, para kumita ka dito kay TokTok. Ang booking na gusto mo, pick up and i-deliver, kikita ka. Malinaw po ba sa lahat yun, mga ka-TokTok riders at drivers natin dyan? Yan! Anyway, mga ka-TokTok, pag-usapan naman natin ngayon yung ginawa niyong online registration doon sa ating website para maging rider at driver ng TokTok. Maging ikaw po ay nag-register directly doon sa website natin or meron kang operator, no, na nag-sell nyo na link niya, dito rin dadalhin yan sa TokTok registration form. So kung matatandaan mo, ka-TokTok riders at drivers natin, meron kayong ilagay na mobile number at password. Tama po ba? Tanda mo pa, ka-TokTok? Okay, very good, ka-TokTok rider, no, at drivers natin. Dahil yan yung motorsiklo pagdating sa pag-re-register. Dapat isang motorsiklo lang yung i-register nyo. Kung ano po yung gagamitin ninyo, syempre yun lang din dapat yung i-re-register po ninyo. Okay? Doon na sa mga four-wheel drivers natin, hanggang 5 na vehicle po yung pwede nyo i-register. Klaro po ba yun sa lahat, mga TokTok riders at drivers? Okay, sir, paano naman kung halimbawa ako po ay motorcycle rider at meron ding four wheels na gusto ko rin gamitin sa TokTok? Pwede po ba yon? Yes po, pwede yan sa TokTok. Okay, maging ikaw ay may four wheel drivers pero ka rin motorsiklo, pwede nyo rin po yung i-register. So, pwedeng dual ka, pwedeng four wheel driver, pwedeng motorcycle rider. Klaro po ba yon, mga TokTok riders at drivers? Okay, anyway, ito po yung list, mga ka-TokTok riders at drivers natin dyan. Yung mga acceptable four-wheel vehicles, pwede nyong i-register dito sa TokTok. So, screenshot na lang ka-TokTok rider at drivers, no? Para medyo mabilis tayo. At napakadami niyan. Okay? Note ko lang ka-TokTok ha, yung vehicle natin, four-wheel vehicle natin, dapat siya mag-exceed ng hanggang 8 years. Kumbaga, dapat 8 years old lang yung iyong sasakyan. So, kung halimbawa, ngayon, 2021 yan, 2021, ang pinaka-listed year mode na tanggap natin ay 2013. Okay, klaro ba yan sa lahat, mga katoktok? Okay, anyway, mga katoktok riders at drivers, ito naman po yung mga van, small truck, at large truck na pwede nating tanggapin. Okay. So kung sakali mga ka-TokTok riders, pag nandoon na, eh, pwede nyo nang ipasok yan. Okay? At paano ko mamalalaman, sir, kung ako po ay pumasa na or pasan na doon ang application as rider or driver ng TokTok? Okay. So malalaman mo ka-TokTok, makatanggap na ng text message. No? SMS ka-TokTok yan yung matatanggap ninyo. No? Na nagsasabing welcome sa TikTok, ang request mong maging rider at driver ay approved na. Yan. So, ibig sabihin yan, pasado ka na pag meron ka nang natanggap na ganyan. Okay? Kailan naman ako makakatanggap ng ganyang message? Upon registration nyo sa website natin, 24 to 72 hours, magagano. Okay? Kung wala kang operator. Kung meron ka namang operator, yung operator nyo po yung mag-approved nyo. Huh? And then, katok-tok, doon sa message na matatanggap nyo ang kagandahan, merong kasamang link yan. Click nyo lang yung link na kasama nyan, dalhin ka na kagad nyan sa Google Play Store. Okay, at pwede nyo na pong i-download directly yung TokTok delivery apps natin. At kapag na-download mo na ito, ka-TokTok, subukan mo na mag-login. Dahil kapag nakapag-login ka na, ibig sabihin lang nun, may access ka na doon sa ating apps. At syempre, pasado ka na, lihiti mong driver at rider ka na rin ng TokTok. Okay. Anyway, ka-TokTok, no?
So, para makabiyahe ka naman, kailangan nyo muna kompletuhin itong pre-boarding requirements na nakikita nyo sa inyong mga screen. So, tama po ba mga katoktok rider? Yung unang-unang nakikita mo dyan, kaya po ng rider and driver application. Tapos ka na dyan dahil yun yung pagre-register mo. Tama po ba? Okay. Next na requirements natin para sa mga riders, yung TokTok insulated bag. So, mabibili nyo po yan dyan sa inyong mga operator. Ang presyo niyan, 2,000. Ayos po sa mga drivers, mga pogi. Mala Alden Richard at Ariel Padilla ang dating. So, patingin ako kung pogi ba talaga yung mga riders at drivers natin dyan. Ayan, di ba? So, dapat mga katoktok, ganyan tayo kapogi. At tuturuan ko pa kayo kung paano pa mas lalong maging poging TokTok riders at drivers. Ayan. So, umpisahan natin sa ating face. No? At kung lang paghuhugas na palagi ng iyong kapay, katoktok, sitay natin, no? Na magbao ng mga alcohol or hand sanitizer. Safe tayo palagi, katoktok. No? At safe din yung ating mga customer. At sa shoes, always wear. Do not wear pala, sorry. Do not wear slippers and sandals. Dahil alam naman natin, mga katoktok riders, lalo na yung mga riders natin, tama ba? May batas tayo dito sa Pilipinas na ipinagbabawal. Sinabi pa natin ng 6-7 kilometer, yan yung mga sumobra doon sa first kilometer. No? Kada kilometrahe, yan yung madadagdag. Kung sa halimbawa, no, sa motosiklo, yung kanyang base rate, 60 pesos. No? At succeeding kilometer niya, 5 pesos. Yan. So, para mas maunawaan yung mabuti, paano po ba kinukompute yan? So, katok-tok, ganito lang kasimple kinukompute yan. Bigyan natin ng example per unit. Halimbawa po, ikaw ay nakamotorsiklo. Okay? And then, yung pick-up location mo, Paranaque City. At yung drop-off location niya, Quezon City. Okay? Approximately, kung tatantayin, nasa 24 kilometers yan. Yung layo niyan mula pick up hanggang drop off. Okay? And then ganito i-compute niya ng system natin. Yung first kilometer niya sa 24 kilometer, 60 pesos yung base rate niyan sa motor. Okay? At yung succeeding kilometer niya, 5 pesos. So i-multiply mo lang yun sa 23 kilometer kasi yun yung succeeding kilometer niya. Eh. Okay? And then magiging 115 pesos yan. Pag tinotal mo yan, katok-tok, 175 pesos po yung magiging delivery charge dyan. Yung delivery fee, nababayaran sa inyo ng customer ng cash. Okay, wala pa tayong ibang mode of payment, ah. Lahat yan, cash pa, katok-tok. At kung ikaw naman ay nakasedan, yan, no? So yung mga nakasedan dyan, sa 24 kilometers, 580 pesos po yung magiging delivery charge niya, nakikitain mo. Okay? Sa MPV 300, sa 24 kilometers, 600 pesos. Sa MPV 600, sa 24 kilometers, 915 pesos. Sa van, sa 24 kilometers, 995. Ganun din sa small truck, no? 24 kilometers, 995. And then sa ating large truck, sa 24 kilometers, 2,885 pesos. Ang magiging delivery fee, nakita mo. Laro po ba sa lahat yung mga katoktok riders at drivers? Okay. Anyway, mga katoktok, alam ko, may magtatanong pa nito mamaya. Sir, paano yung sahod? Okay, dito lilinawin ko na yan. Katok-tok ha, sa orientation pa lang. Wala tayong sahod dito na kinsenas, katapusan o lingguhan. Okay? Yung sahod na tinukoy nyo, katok-tok, yan yung sinasabi ko kanina, yung delivery fee. Okay? Yan yung sisingilin nyo po doon sa customer ninyo ng cash at yun na yung bayad sa inyong servisyo. So madaling salita, on the spot, yung nakalagay dyan sa app mo, collect from sender, ibig sabihin nun, on the spot, pag pick up mo ng item, babayaran ka na. Yun na yung kita mo. O kaya naman, pag nakalagay dyan, sa collect from recipient, pag deliver mo ng item, at saka mo pala makukuha yung bayad. Klaro ba sa lahat yun, katok-tok? Okay. At katok-tok rider, wala din po pinagkaiba yung rate ng may operator at walang operator. Ha? Same rate lang po tayo, naka-uniform yan sa ating lahat. At alam natin ngayon, ano ba gamitin yung TokTok delivery apps? Yan. Itong video na to para lang sa kalaman ng lahat mga katoktok, para sa riders kung paano gamitin yung app ng rider. Okay? Pero, yung ating TokTok delivery, yung ating TokTok four-wheel kasi, katoktok, iisang app lang naman ang ano ginagamit ang TokTok Rider app.
Madali lang itong gamitin. Bago bumiyahe, siguraduhin location. At dapat may sapat na load text o tawag sa ating customers para ma-update natin sila tungkol sa kanilang package. Mag-login sa iyong TokTok Rider app para makapagsimulang tumanggap orders. Pagka-login, i-click mo ang Go Online para makatanggap o makikita mo ang mga placed orders na pwede mong pagpilian. Makikita mo rito ang kumpletong detalye ng delivery, address ng pick-up and drop-off point, uri pagkano ang iyong kikitain, at kung kanino mo kokolektahin ang delivery fee. At sa delivery na ito ay 100 pesos ang iyong kikitain. I-click mo lang ang accept order para mapunta sa'yo ang delivery. Maaari kang gumamit ng Google Maps para ma-check ang ruta ng iyong daraanan. At kung handa ka ng bumiyahe, ay i-click ang on my way to pick up the item. Pagdating sa pick-up location at pagkakuha ng item sa sender, pindutin ang I have picked up the item at mag-o-open ang camera para makuha na ng picture ang package mula sa sender. Ngayon ay handa ka nang i-deliver ang item sa recipient. Pindutin ang on my way to deliver the item at simulan na ang biyahe papunta sa ating recipient. At pagkabigay ng item sa recipient, ay pindutin ang I have delivered the item at lalabas muli ang camera para makuha na ng picture ang recipient na hawak ang package. Ito ay proof na ligtas nating naihatid ang kanilang package. Makakatanggap ka ng payment na 100 pesos cash sa delivery mo. Automatically, mababawasan ang TokTok Rider wallet mo ng 20 pesos bilang 20% na commission ng TokTok sa delivery na ito. Okay, diba, so ganoon lamang kapag riders at drivers, no, kung paano gamitin yung ating TokTok delivery app. So pinakita naman sa video, mga ka-TokTok, kung paano siya i-update, kung ano yung mga kailangan mong pindutin. Okay? At ka-TokTok, hindi na kasi nabanggit dyan yung bagong update ng app natin. Kung kanina pinakita po, pag nag-accept ka ng booking, kailangan mong ipindutin yung accept order button. Tama ba, ka-TokTok? Yun yung napanood natin kanina, no? Okay, ngayon po, binago na yan, ka-TokTok Riders at Drivers. Para lang po sa alam nyo, ginawa na siyang swipe. Para mas maulaan nyo, ganito siya, panoorin nyo po yung ating video clip. Okay. So pag login mo, gamit yung iyong mobile number na na-register sa TokTok at yung password. Okay, so kapag may nakita kang booking ka TokTok, i-click mo lang yon and then i-double check nyo po yung detalye. Okay, pag okay na ka TokTok Riders at Drivers, i-accept mo. Iba't bang ibang booking mo ma-accept, bigyan na. So minatawag po tayo yung order type niya as soon as possible. Set yung mga delivery schedule within the day. At meron din tayong tinatawag na scheduled delivery. Okay, ito yung mga advance booking ka-TokTok. So kapag ganitong klaseng booking, isa lang ang tatandaan nyo. I-check nyo mabuti yung delivery date niyan at pick-up date para maiwasan nyo pong mahuli o mas mapaaga yung pagkuha at pag-deliver ng package ni customer. Kasi nangangahulugan lang ka-TokTok. Kaya ganyan yung pinili nilang option. Baka yan lang yung available time nila para i-pick up mo yung item or i-deliver mo po yung package. Klaro po ba sa lahat yun, ka-TokTok Riders at Drivers? Okay. Anyway, ka-TokTok, meron din tayong tinatawag na express delivery. So, ito naman yung mga customer natin na talaga namang nagmamadali. No? Nagbayad pa sila ng extra 40 pesos sa delivery charge para i-priority nyo kung i-pick up at i-deliver yung kanyang package. At pag may nakita ka naman, ka-TokTok Rider at Driver, na ganitong klaseng marka, diyan sa inyong booking. So pag may nakalagay na cash on delivery at merong amount, isa lang ang ibig niyang sabihin, ka-TokTok ha, merong kang aabonohan dun sa pipick upin mong item. Okay? So hindi ito naiiba, ka-TokTok ha, dun sa ibang delivery service. Nga lang ang tawag nila dito, ang term na ginagamit nila, paabono or abono service. Tama po ba yung bitananong ibang galing ng ibang courier dyan? Okay, dito sa TokTok, ang gamit natin dyan, na term cash on delivery. So pag may cash on delivery, may aabonohan ka sa pag-pick up mo. Klaro po ba yun, ka-TokTok Riders at Drivers? Okay, dahil nag-abono ka, ka-TokTok,
may extra 40 pesos din na bayad na may kita na doon sa pinaka-total na delivery fee na babayaran sa inyo. Okay? At ang maximum na amount na pwede mong abonohan ay dapat hindi lalagpas ng 2,000 pesos. Paglagpas na yan, kapok-pok, pwede mo nang tanggihan yan. At valid na po yan na rason kung bakit mo ika-cancel yung booking. Hanggang 2,000 lang tayo sa pag-aabono. Klaro yun, mga katok-tok riders at drivers? Okay. Sir, paano naman pag halimbawa kami po ay niloko ng customer? Iniscam kami. Sasagutin ba yan ng aming operator? Sasagutin ba yan ng aming ng tok-tok? Hindi po, katok-tok rider at driver. Kaya dapat doble ingat at maging mapanuri kayo para hindi po kayo masam. Pero huwag kang kalala, katok-tok, dahil ang inyong lingkod, eh, medyo bati ka na rin sa ganitong klaseng larangan ng hanap buhay, eh, bibigyan ko po kayo ng mga tips para hindi po kayo mascam. Gusto mo ba yan, katok-tok riders at drivers? Okay. Okay, so tip number one natin, katok-tok rider at driver, para hindi ka po mascam. No? Kapag nakatanggap ka ng booking na cash on delivery, titiyakin mo, katok-tok, no, na yung pick-up location niyan at drop-off location niyan, katok-tok, elihiti mo na bahay nila yan. Nakuha mo ba, katok-tok, riders at drivers? Okay. Anong ibig sabihin, lihiti mong bahay nila yung pick-up location? Kailangan, katok-tok, doon talaga siya nakatira. Huwag kang papayag na meet-up. Okay, kasi pag na-cancel yan at meet-up lang yan, paano nyo hahagilapin yan? Okay, hanapan nyo po siya ng valid ID and then pag-kumpirahin mo yung valid ID na information nila doon sa tao na pipick-upin mo. Halimbawa, babae yung nakalagay doon sa valid ID. Tignan mo, babae ba yung nag-pick-up? Yan ba yung pangalan niya doon sa apps natin? Yun yung mga titiyakin ninyo. Okay? Pangalawang tip ko, katok-tok, yung item na aabonohan mo, i-check mo. Okay? Kasi madalas, eto, nangyayari to, ha? Katok-tok, totoong nangyayari to. Minsan, yung rider, okay, nag-abono ng 2,000. Yung pala, peki yung drop-off location. Hindi na niya makontak yung customer sa recipient at saka sa boombox naman, nilamukos na dyaryo lang. Wala na, talo na. Tama ba, katok-tok? So, check nyo, tignan nyo. At kung sakali, katok-tok, rider at driver natin dyan, no, hindi ka sigurado doon sa presyuhan ng item. Kasi hindi naman lahat ng bagay eh. Alam natin yung presyo. Tama po ba, katok-tok? So dapat, no, hanapan nyo siya ng OR. Official receipt. Pag walang napakita, katok-tok, ipa-cancel nyo na yan dahil diskumpiyado ka dun sa presyo ng pinapaabonohan sa inyo. Katok-tok rider at driver. Kapag kayo po ay mag-aabono, sisiguraduhin nyo, pag nilabas mo yung pera mo, may kapalit na item. Ano ibig mo sabihin, sir? Halimbawa, katok-tok, may mga booking na ganito. Kunyari, papupuntahin ka ng 7-Eleven. Doon yung pick-up location. Okay? At nakalagay sa note, i-cash in mo ako sa GCash ko, cash in mo ako sa Paymaya, bayaran mo yung Lazada voucher ko, Shopee voucher ko, o kaya naman, sabihin sa'yo, iloadan mo ako ng ganitong amount sa aking cellphone, o kaya naman, sabihin sa inyo, bili kayo ng Netflix card. O kaya naman, sasabihin, katok-tok, bayaran mo yung bill ng telepono ko, ng tubig, ng kuryente. Yan. Huwag kang papayag ng ganyan, katokto. Kasi unang-una, wala tayong ino-offer na ganyang klaseng servisyo. Okay? At pangalawa, katokto, eh pag na-cancel yan, saan nyo hahagilapin yung customer? Nakukuha mo yung punto ko, katokto, riders at drivers. Okay. At yung last pala, yung bagong modus nila ngayon. May bagong modus sila eh. Yung sinasabi, pa-pick up ng documents and then abonohan yung processing fee. Yan. Katok-tok, huwag kang papayag dyan kasi kung isipin mo, katok-tok, ha, pag na-cancel yan at hindi mo nakita yung recipient, ano po ang value sa inyo ng documents? Walang halaga sa inyo yan, katok-tok. Eh kahit ibenta mo sa bote dyaryo yan, baka wala pong piso yan. Nakukuha mo yung punto ko, katok-tok, riders at drivers. Okay. So sana makatulong sa inyo, no, mga katok-tok, riders at drivers. Lalo-lalo na, yung ngayon pa lang talaga magra-rider o magda-driver, no, sa tanuman ng buhay nila. Tandaan nyo, napakaraming scammer dito sa Pilipinas, katok-tok. Okay? Napakarami. Kahit saan kayo pumunta ng delivery apps, kahit pumunta kayo ng Lala Moves PD o kung kanino man, katok-tok, yun lang, isa lang ang sasabihin sa inyo, maraming nang i-scam sa rider at driver. So dapat maging mapanuri kayo palagi sa mga booking na nakukuha nyo, lalo na pag ikaw ay mag-aabono. Okay?
At mga ka-TokTok Rider, ito po ang tatandaan natin pag gamit natin yung TokTok delivery apps. I-update nyo po ang delivery status. Okay? So, failure to update delivery status, the rider or driver account should be disabled. So, ka-TokTok, kanina naman napanood din nyo kung paano i-update yung delivery status. Tama po ba mga ka-TokTok? Okay, so alam nyo na kung paano siya i-update. Dapat i-update mo yan within 24 hours kung may booking ka pang nakahang dyan ka-TokTok. Dapat ma-complete transaction mo na yan. Eh kung cancel yan, cancelin mo na. Huwag mo nang pagtagalin na lumagpas pa ng 24 hours ka-TokTok kasi madi-disable yung account mo. Maliban na lang ka-TokTok kung yung booking mo na yan, yung tinatawag natin kanina na advance booking o yung mga scheduled. Kasi maaaring binukyan ngayon, ang pick up pa pala sa Friday, ang deliver pa pala sa Friday. Yun talaga, hindi mo mapapun. Tama po ba, ka-TokTok? Pero yung mga binanggit ko, yung mga express delivery o yung mga as soon as possible, dapat makumpit nyo na yan within 24 hours. Klaro po ba sa lahat yan, ka-TokTok riders at drivers? Okay, anyway mga ka-TokTok, yung pag-accept naman natin ng booking sa mga riders natin, dalawang booking pwede nyo pong pagsabayin. Ito yung tinatawag nila na double booking. Okay? So ano po ba ibig sabihin? Halimbawa ka, nag-accept ka ng isang booking. Ngayon, pagsakay mo sa motor mo, meron ulit pumasok sa'yo na booking. Pwede bang i-accept yun? Yes po, pwedeng i-accept yan, ka-TokTok. Okay? Pero yung express, pag sinabing express, ka-TokTok ha, hindi nyo pwedeng sabayan yan kasi priority delivery po yun. Ang mga pwede nyo pong pagsabayin, yung mga as soon as possible at yung mga scheduled delivery. So kung nag-meet dito, 3 meters, masagap mo lahat yan. Kamu, either sa drivers. Okay, dun rin mga 4-wheel drivers. Ngayon lang po, katok-tok 4-wheel drivers, 1 booking at a time lang tayo. At 5-kilometer radius naman, yung masasagap mong booking mula sa kinakatayuan mo. At ito naman, katok-tok, yung waiting time. Ito yung madalas tayo may problema sa waiting time. Tama po ba? Yung pinaghihintay ka, 30 minutes lang ang gawin mo, katok-tok. Okay? Na paghihintay sa pickup. Pag wala pa siya ng 30 minutes, tatong tawag, tatong text. Pag wala pa rin, katok-tok rider, pwede mo nang i-cancel at valid reason for cancellation din yan. Okay, ito. Madalas to katok-tok na nagiging problema ng rider at driver. Sir, ang layo pala ng pickup location ito. Doon sa actual na nilagay niya sa apps, ano po ang SOP natin dyan? SOP natin, ka-TokTok, kung saan siya nag-pin, doon ka maghihintay. Okay, doon ka lang, doon mo na siya hintayin. Doon yung pin niya, ka-TokTok eh. Eh kung 1 kilometer pa yung layo, eh huwag mong puntahan yan. No? Kasi yung iba, tinotolerate niya yung customer. Pag wala pa siya doon, 30 minutes, 3 tawag, 3 text, kasi yun na yan, ka-TokTok. Taro ba sa lahat yun mga TokTok riders at drivers natin? Para hindi po kayo naaabuso ng mga customer. Okay? At sa drop-off location, doon sa mga magtatanong pala, sir, mababayaran ba ako sa pickup? Hindi kayo mababayaran ka-TokTok. Wala pong media. Okay? Sa pickup, tapos na cancel. Okay? Doon sa drop-off location naman ka-TokTok rider at drivers, 30 minutes din. Pag wala pa siya ng 30 minutes, 3 tawag, 3 text, pag wala pa rin, subject for cancellation na yan. Pero kalma lang, ka-TokTok rider ha. Huwag mo munang ika-cancel dyan sa inyong apps para mabayaran ka. Ang kailangan mong gawin dyan, ka-TokTok, isole dun sa sender. Okay? By default, kahit inilagay pa ng sender dun sa ating apps, yung customer na recipient ang magbabayad. Okay? Dahil na-cancel yan, pagdating mo sa recipient, automatically, sender ang magbabayad dyan. No? At dalawa po, ang babaya sa inyo ng sender. Yung delivery fee at yung return to sender fee. Magkano po yung return to sender fee? Same amount ng delivery fee. So kung halimbawa, ka-TokTok, ikaw ay naka-sedan, no? Yung rate natin kanina, 500 yung sa sedan, di ba, ka-TokTok? Tama po ba yung nakita natin kanina ng example? So halimbawa, ikaw ay naka-sedan. Diniliver mo na sa recipient, na-cancel, wala, no show yung recipient. Pag binalik, tas 500 yung rate. Pag binalik mo yan doon sa sender, 1,000 na babayaran niya sa'yo. Kuha mo ba ka-TokTok riders at drivers? Okay. Anyway, ka-TokTok, ano na ang gagawin mo kapag nasoli mo na yan at nabayaran ka na? So, ang gagawin niyo po dyan, ka-TokTok rider at driver,
i-complete transaction mo yan dun sa apps mo. Kaya sabi ko na kanina, huwag mo muna i-cancel. Kasi kailangan siya ma-complete transaction. Para gaya po nung napanood ninyo kanina sa may video, pag kinumplete transaction yan, pag pindot mo ng I have delivered the item, yung camera doon sa cellphone, sa TokTok delivery apps nyo, eh lalabas. At mapicturean ninyo, katibayan, na yan po ay na-deliver nyo na sa inyong customer. Technically, pabalik nga lang sa sender. Kuha mo katoktok riders at drivers. Okay, anyway, mga katoktok, no? Sir, paano naman pag ayaw akong bayaran? So, pag ayaw akong bayaran, katoktok rider at driver, i-hold mo lang yung kanyang item, huwag mo muna nga isasole, and then tawag kayo kaagad sa ating hotline number para assist po namin kayo. Pero yan, katoktok, huwag kayong makipagtalo, katoktok, basta tumawag po kayo kaagad yun sa ating hotline. Kasi kapag kayo yung nakipag-usap dyan, eh baka magkaroon ng commotion yan. Tama po ka. O kaya naman, ibuli kayo ng mga customer ninyo. Okay? Anyway, katoktok riders at drivers, mga katoktok riders at drivers natin, sa cancellation, may rule po tayo. Rider or driver, no? Who did reason for cancellation, mauhold po rin, pa rin ba yung account ko? Yes po, katoktok. Kaya mauhold po yung account ninyo kahit valid reason for cancellation. Basta nakalima ka na. Okay? Nagre-reset ba yan, sir? Per month ba yan? Hindi yan nagre-reset. Hindi po yan per month, katoktok. Halimbawa, ito para mas maunawaan mo. Nung nakaraang buwan, last month, no? Nakadalawang cancel ka. Ngayong buwan na to, nakadalawa ka ulit. Sa susunod na buwan, pag nakaisa ka pa, mag-a-accumulate yun. Bibilang yun ng lima, magtototal yan ng lima, and then ma-hold yung account mo. Okay? Ano na po ang gagawin ko para makabiyahe ako ulit? Ang kailangan mo lang gawin dyan, katoktok, kung wala kang operator, tawag ka sa hotline number or mag-email sa hello@toktok.ph para mag-request ng reactivation. Okay? Kung meron ka namang operator, eh sabihin mo na kagad sa operator mo na hold ka para yung operator nyo po mag-send ng request sa email, no? Bali, ang gagawin ng operator, dyan sa kanilang portal, may email ticket dyan, eh sila po yung gagawa ng email ticket para mag-request ng reactivation ng rider niya. Okay? At kapag na-receive na yan ang ating customer service, 24 hours to 72 hours, mare-reactivate na yung account mo. Makakabiyahe ka na ulit. Pero ito po, katoktok rider at driver natin na ang tatandaan po ninyo palagi. Every time na magre-request ka ng reactivation, lagi po namin kayong hahanapan ng reason kung bakit mo kinancel yung booking. Okay? At ang maibibigay mo dapat na rason, eh dapat valid. Tandaan mo, katoktok rider at driver, pag yan po ay invalid, o di kaya naman, wala ka talaga mapakita na reason kung bakit kinancel mo yung booking ng customer. Kaya asahan nyo na, mas tatagal pa sa 72 hours yung pagre-reactivate namin ng inyong account. Malinaw sa lahat yan, katoktok riders at drivers. Okay, anyway, mga katoktok, no? Tuturuan ko po kayo kung paano mag-cancel ng booking dyan sa inyong account. So, pindutin nyo lamang yung ongoing deliveries niyo, and then hanapin yung cancel order button, i-click yon, at may lalabas dyan na reason list. Dyan sa reason list na yan, katoktok, siguraduhin nyo lang na napili nyo dyan yung reason batay sa pangyayari. Pag wala po dyan sa pagpipilian, click mo lang yung others, may lalabas dyan na description box. Type nyo na lang kung bakit na-cancel yung booking. Ito, isa pang tip ko sa inyo, katoktok. Since palagi po kami naghahanap ng reason for cancellation, bakit mo kinancel yung booking, at naghahanap kami ng proof, katoktok, eh lagi ka na magtabi ng picture, video, screenshot, o kahit voice record, katoktok, na usapan ninyo ng customer nyo kung bakit na-cancel yung booking. Para pag hinanap po namin sa inyo, eh di may mapapakita kayo, mas mapapabilis po yung pagre-reactivate sa inyo. Kuha mo ba katoktok riders at drivers? Okay, anyway mga katoktok, ito na yung nabanggit ko sa inyo kanina. No, yung Toktok Rider Wallet. Pag may laman na to na top upload, pwede ka nang magbiyahe. So, alamin muna natin kung paano to gumagana. Anong gamit ng iyong Toktok Rider Wallet? Importanteng may sapat na load ang iyong Toktok Rider Wallet dahil ito ang gagamitin mo para makatanggap ka ng mga orders. Halimbawa, nagkaroon ka ng delivery na nagkakahalaga ng 100 pesos.
Ang 100 pesos na ito ay cash mong matatanggap galing sa ating customer. Habang ang TokTok Rider wallet mo naman ay automatically mababawasan ng 20 pesos bilang 20% ng 100 pesos na kinita mo. Ito ay magsisilbing commission ng TokTok para sa delivery na ito. Maaari mong ma-check kung paano nababawasan ang iyong load. I-click ang wallet menu at makikita mo ang load na meron ka. Total ng load na mababawas sa'yo pagkatapos mo sa iyong delivery at ang total available load after mabawasan ng 20% sa bawat delivery mo. Meron din itong history para sa lahat ng naging transactions mo. Tandaan, hindi ka makakatanggap ng orders kapag hindi sapat ang iyong available load. Okay, mga katoktok. So, ganun lamang, gumagana yung ating TokTok Rider Wallet. So, sa madaling salita, kung isusumahin natin yung sinabi sa video, yung pinakamagiging function ng TokTok Rider Wallet nyo, siya yung paglalagyan ninyo ng top-up load. So, sa makatuwid, katoktok, pagka nagpa-top-up load ka sa operator mo ng 200, doon papasok yon sa TokTok Rider Wallet. Kuha mo, katoktok rider at drivers natin. Okay, so kapag halimbawa, ito katoktok, bigyan natin ng halimbawa para maunawaan ito. So halimbawa, nagpa-top upload ka ng 200 pesos. Okay, ngayon katoktok, nakakuha ka ng halagang 100 pesos na booking. So yun yung example kanina, di ba? Pagka-deliver mo, nakuha mo na yung bayad, yung 100. Sa'yo na yun. Yun na yung bayad sa iyong servisyo. Pero yung TokTok Rider Wallet mo, mababawasan niya ng 20%. Dahil yan yung commission ni TokTok. Okay, yung 20% ng 100, 20, tama po ba? Okay, so yung 200 na pinaload mo kanina na top up, mababawasan ng 20 yun, magiging 180 na lang. Okay, so halimbawa ulit, katoktok, nakakuha ka naman ng booking na halagang 200 naman. So makukuha mo ulit yung 200 doon sa customer, buo, sa'yo na yan. And then yung TokTok Rider Wallet nyo, mababawasan ulit yan ng 20% naman ng 200, which is 40 pesos, tama po ba? So, yung 180 na tira, buwasan ulit natin ng 40, magiging 140 na lang yan, katoktok. So, kung susumahin natin, katoktok, halimbawa, naubos mo na yung pinatop upload mo na 200 pesos, yung magiging total cash on hand mo na dyan, yung pera na hawak-hawak mong nasingil sa customer, nasa 1,000 na yon. Yun na po yung kita mo. Klaro po yan, mga katoktok riders at drivers. Okay, anyway mga katoktok, no, turuan ko na kayo para makabiyahin na kayo. Kung paano magpa-top upload, kung may operator ka, ganito ka lang magpa-top upload. Paano mag-top up ng iyong load sa TokTok Rider Wallet? Madali lang, tumawag sa iyong TokTok franchise operator para magpa-load. Buksan ang iyong app at i-click ang wallet para ma-check mo kung pumasok na ang load. Pwede ka na ulit tumanggap ng biyahe. At kumita kasama ng TokTok. Diba, ang dali lang? Ganun lang. Ganun lang kadali, katoktok. Kontakin mo lang yung operator mo. Tawagan mo para magpa-top upload ka. I-text mo para magpa-top upload ka. At pagkasinendang ka na niya ng top up, makakabiyahe ka na. Klaro yun, katoktok riders at drivers. Okay. Sir, paano ko naman babayaran yung operator ko doon sa nirequest kong top upload? Eh, pag-usapan nyo na lang dalawa, katoktok. No? Kayo na pong bahala magkasundo kung paano mo siya babayaran. Okay, okay. Kung magkapit-bahay lang kayo, edi kaliwaan na lang kayo. Katoktok, o di kaya naman, kung malayo, may Gcash naman, may bank to bank naman. Pag-usapan nyo na lang, katoktok, kung paano kayo magbabayaran dalawa. Okay? At para naman doon sa mga TokTok rider natin at drivers, na walang mga operator. Okay? Ito yung process ng pagpapa-top up mo. So tawag ka lang sa hotline number natin sa 8424-8617 or mag-email sa hello@toktok.ph or mag-message sa Facebook Messenger ng TokTok CSR para mag-request ng top upload. So kapag napag-request ka na katoktok, meron po kaming isi-send sa inyo via SMS or email, yung tinatawag nating one-time payment link. Link lang yan, katoktok rider, na kailangan mong i-click at dito ka dadalhin sa page ng PayPanda. Okay? Doon sa page ng PayPanda, payo ko lang, katoktok, nakikita mo naman yung detalye mo doon. Okay? I-double check mo para hindi po siya maligaw. O, malay mo, iba yung na-send sa inyo na link. Para sure ka lang, katoktok,
pag okay ka na, na-double check mo, pwede mo na siyang bayaran. No? Ito yung mga payment method na pagpipilian mo. Kung meron kang debit card o credit card, click mo lang yan. Online banking, over-the-counter bank, yung mga bayad center, LBC, Cebuana, Emilier, EasyPay, o pwede ka rin magbayad sa GCash. So pag may napili ka na dyan, katok-tok rider at driver, click mo lang yung napili mo at i-click mo tong proceed and then bayaran mo na. So pag nabayaran mo na yan, katok-tok, darating na sa inyo yung pinatap upload mo and then pwede ka nang makabiyahe. Yan. Pero katok-tok rider, ito po ang tatandaan ninyo ha. Pagdating po dyan kasi sa PayPanda, isa po yung payment gateway. No? Kapag payment gateway kasi, laging may transaction fee. So kapag may transaction fee, katok-tok, dapat isama mo sa pagbabayad. Kasi pag tanda mo katok-tok, kakalabasan yan, kulang yung bayad nyo, eh walang darating na top upload sa inyo. Klaro po ba katok-tok riders at drivers? So marunong na tayo magpa-top upload ha. Kung may operator ka, doon ka magpapa-top up sa operator niya. Okay? Kapag wala naman, tatawag kayo dito sa hotline. O kaya mag-email. O kaya naman mag-message sa Facebook Messenger. Okay? At pag-usapan naman natin ngayon, mga katok-tok, itong ating package handling guidelines. Okay? So note nyo na lang din, katok-tok, dahil babanggitin ko rin yung mga valid reason for cancellation dito. Okay? Una, rider or driver must always observe the safety requirements of the item for delivery and food grade delivery shall be handled carefully by giving consideration of the quality, condition, and lifespan. Alam naman natin, mga katok-tok, na meron talaga mga items na talaga namang masiselan. Yung mga fragile, tama ba, mga katok-tok? Yung mga babasagin or mga pagkain. So, ito lang ang masasabi natin, katok-tok. Pag alam mo sa sarili mo, oh, alam, matatansya mo naman yung kakayahan mo. Tama po ba, katok-tok? Oh, kung alam mo sa sarili mo na hindi mo po kayang i-deliver yung ganyang klaseng item, sabihin na natin, kulang ka pa sa experience o hindi mo pa na-experience mag-deliver ng ganyang item. O di kaya naman, katok-tok, sabihin na natin, pagkain. Oh, sabihin na natin, ekspertong-eksperto ka na sa pag-deliver ng cake. Yan yung example natin. Pero katok-tok, ha, tiyakin mo muna, bago mo tanggapin yan, eh, unang-una mong i-consider dyan, yung layo ng pag-deliveran mo. Eh, eksperto ka nga, 30 kilometers naman yung drop-off point hanggang pick-up. Eh, kahit anong galing mo mag-deliver, katok-tok, tama ba? Diba? Matutunaw yan, lalo na ngayon, sa init ngayon. Yun yung mga ibibigay niyong konsiderasyon. Okay? Yun yung titignan nyo muna bago mo tanggapin yung item. Okay? Pag hindi, katok-tok, at pinilit mo yan, ito yung magiging consequence. In case the item for delivery was damaged during transit, rider should be the one liable for the damage fee. So, yung pababayaran sa inyo yung damage fee niya. Or worst come to worst, katok-tok, pag nasira mo, baka buong amount ng item ang pabayaran sa inyo ng cost. So, pag hindi kaya, katok-tok rider at driver, huwag nyo nang ipilit. Kuha po ba katok-tok riders at drivers natin? Okay, anyway, katok-tok ha, yung mga nagmi-mishandling ng items, no? At lalo-lalo na yung mga napapanood natin sa social media, ito yung mga driver at rider, pinaglalaroan pa yung package ni customer, kung minsan hinahagis, binabato. Kapag na-picturean kayo, na-videohan, na yan po ay ginagawa ninyo, tinitiyak ko sa inyo, katok-tok, pwede po kayong ma-terminate o ma-block yung account dito sa Tok-Tok at kayo ang mananagot sa pagbabayad, no, ng package ni customer. At yung mga rider at driver natin, lagi niyong tatandaan na i-check yung item. Tandaan nyo, dapat yung item na pipick upin mo, eh nakita mismo ng dalawang mata mo kung anong klaseng item yun. Katok-tok, para po yan sa inyong safety. Okay, checkin nyo. Pagdating mo doon, katok-tok, naka-box na, selyado na, well-packed na, pabuksan mo pa rin. Alamin mo, katok-tok, kung ano yung item na pinapadala sa inyo para safe kayo. Pag tumanggi yung customer, napakita sa inyo, pwede nyo rin tanggihan yan at valid na rin yan na rason kung bakit ika-cancel mo yung booking. Okay? And then sa mga riders natin, syempre yung insulated bag, dapat laging malinis yan before and after mong gamitin. Linisin nyo at isanitize. Para safe kayo palagi. Baka mamaya maging kontaminado yan ng iba't ibang klase ng virus, no? Bacteria o germs. Yan. So before and after, linisin natin. Okay? At package limit natin sa motorsiklo hanggang 20 kilograms po.
Okay, at yung kanyang dimension limit 20 by 20 by 20 inches. Mga katoktok rider, ito lagi kong pinapaalala to. Please lang po, kapag lagpas na sa limit natin, tanggihan nyo na. Okay, may four wheels naman tayo, katoktok. No, kasi kapag isipin nyo na lang, katoktok riders at mga riders natin. No, pag sobrang laki ng package, sinasaalang-alang nyo po lagi dyan, yung kaligtasan mo. Yung buhay mo, katoktok. Kasi pag sobrang bigat, sobrang laki, pwedeng sumabit ka. No, maksidente ka sa motor, masisira pa motor mo. At saka saalang-alang nyo rin, katoktok, yung violation ng overloading. Tama ba ako, katoktok riders dyan? Huwag nyo ipilit pag hindi talaga kaya, may four wheels po tayo. Kaya-kaya ng mga four wheels natin dyan. Madalas kasi katoktok ka, nakakita na kami. Lalo-lalo na ako, dito sa may C5. Kapag nagdadaan po ako dyan minsan, yung rider may bit-bit na washing machine. Kung minsan Durabox pa yung bit-bit, huwag naman katoktok. Motor lang yung gamit natin. Okay? Pagpaubaya nyo na po yan doon sa mga four wheels. Okay? Klaro ba yan, katoktok riders at drivers? Doon naman sa mga four wheels natin, mga katoktok, alam naman natin kung ano yung limit ng timbang natin. No? Depende yan doon sa four wheels na daladala mo. Kung nakasedan ka, dapat 200 kilo lang ang kaya. Okay? Pag naka-MPV 300 ka, dapat 300 kilos lang. Nakukuha mo ba, katoktok riders at drivers natin? Okay. Anyway, mga katoktok, no? Prohibited items, ito dapat tanggihan mo na, no? At valid reason din to for cancellation. So una, yung mga illegal drugs. Yan, no? Yung mga plants and livestock, yung mga buhay na hayop, at everything na may buhay at humihinga, bawal po. Okay? Explosive, deadly items, counterfeit goods, poisonous materials, gases and fuels, and then yung mga environmental waste, no? And human waste, no? Anyway, mga katoktok riders, no, ang mga things to remember pag nasa drop-off location ka na. Ito, katoktok, ha. Ibig sabihin ng drop-off location, nandun ka na doon sa pagdideliveran mo. Ipapareceive mo na. So, unang-unang tatandaan mo, lalo na pag ikaw po ay rider, i-double-check mo muna yung package bago mo ibigay sa customer. Tignan mo muna, katoktok, kasi nabanggit ko kanina. Dalawang booking, pwede mong pagsabayan. Tama po ba? Yun yung nabanggit natin, di ba? So kapag ganyan na yung napagpalit mo, sinisigurado ko sa iyo, katoktok, malaking abala yan sa iyo. Okay? Next. Dapat yung item, katoktok, ma-turn over nyo rin po ng mabuti doon sa customer. Para po maiwasan yung, ano, yung mga kulang na deliveries. Madalas mangyayari yan sa mga four wheels natin. Tama po ba? Sa mga four wheels natin, usually, pag medyo naalog yan, nalubak, yung iba sumisiksik sa ilalim ng upuan. So malaking abala rin yan sa iyo, katoktok. Hold on lang po. Okay, sorry, katoktok. Next, yung item, syempre, katoktok, dapat lagi nyo naiingatan. Dapat walang damage. At ito yung pinaka-importante sa lahat dyan, katoktok, no? Sa ating drop-off location, na dapat mong tandaan. Yung proof of delivery, dapat meron ka. Yung katibayan na na-deliver mo na yan sa item. Ano pong katibayan yan? Picture. Na pag pinindot mo yung I have delivered the item doon sa inyong apps, may lalabas na camera. Nabanggit natin yan, di ba? So, kailangan nyo mapicturean yung customer. Kita yun, nakikita yung mukha niya and then hawak niya o katabi niya yung item. Sir, paano pag ayaw pumayag? Ang pwede mong gawin dyan, katok-tok, hanapan nyo po siya ng valid ID. And then, picturean yung valid ID katabi yung item niya. Sir, paano pag ayaw pa rin at nagagalit na siya sa akin? So, pinaka-last na option natin, katok-tok, para lang may katibayan tayo, pabuksan nyo yung pintuan ng bahay nila o kaya gate. Ipasok nyo ng bahagya yung item and then picturean mo. Okay? Kung mapapatamaan mo ng picture yung number ng bahay nila doon sa may pinto o doon sa may gate, mas mabuti yon. Okay? Sir, paano pag ayaw pa rin doon sa tatlong sinabi mo? Katok-tok. Pag ayaw pa rin doon sa tatlong sinabi ko, katok-tok riders at drivers, pwede nyo nang i-cancel yan. Tawagan nyo na kagad yan yung sender. Sabihin nyo, ayaw makipag-cooperate nung recipient, kaya ika-cancel mo. Okay? Klaro ba yan, katoktok riders at drivers? Okay, huwag kang papayag na walang proof of delivery kasi katoktok, pag kayo po ay nabiktima o kaya binaliktad kayo ng customer, may mga ganyan ha, lagi nyo tatandaan yan. O, pag binaliktad kayo ng customer, sabihin sa inyo, o sabihin, magreklamo, wala akong na-receive na item. Yan, yan yung problema.
eh wala kang mapapakita na proof of delivery, eh malamang sa'yo matacharge siya katoktok. Kuha mo katoktok riders at drivers, dapat lagi tayong may katibayan, ha? Next, syempre, huwag mo kalimutan yung bayan, ha, mga katoktok, at yung sukli. Pakiusap lang katoktok riders at drivers, ha? Hindi yan automatic tip. May mga nare-receive na po kami, katoktok, sa totoo lang, na complain. Yung rider daw, at or yung driver, binigyan ng sobra. Yung pagbilang ng rider, bigla sakay sa motor na, umalis na, hindi man lang binigay yung sukli. Okay, pasuhin lang katoktok, hintayin natin na mag-gusan loob yung mga customer natin. Okay? And then syempre, no, magalang tayong magpasalamat bago umalis para tumatakbo sa isipan ng ating mga customer na yung mga toktok rider at driver, bukod sa pogi, magagalang at mababait din. Yan, di ba? So dapat yan yung tatak-tok-tok. Anyway, katoktok riders at drivers natin. So halimbawa, doon sa apps ninyo, no, nararamdaman ninyo, medyo no, bumabagal na. Ba't ganun? Ang bagal ng apps ko. Kaya naman, sabihin na natin, katoktok, laging nagahang. So ito yung pinaka-troubleshooting na pwede mong gawin. Paano i-refresh ang TokTok Rider app? Pindutin ang settings at hanapin ang applications. Sa applications ay hanapin ang TokTok Rider app at pindutin ito. I-click ang storage at makikita mo ang dalawang options, clear data at clear cache. Pindutin ang clear cache para mabura ang mga unnecessary files sa ating app. Pwede mo ring pindutin ang clear data para ma-refresh ang app at pindutin ang force stop. Bumalik sa home at i-click muli ang TokTok Rider app. Pwede mo na ulit gamitin ang iyong TokTok Rider app. Okay, so ganun lamang, katoktok, no? Clear data, clear cache, manunumbalik na po yung dating condition ng inyong apps. Okay? And then, gaganan na po ulit siya. Doon sa mga nag-worry pala, sir, paano yan pag halimbawa, nabura. Diba? Kasi automatically, pag nag-clear cache ka dyan, nag-clear data ka, mabubura yung pinicture mo doon sa inyong apps. Don't worry, katoktok. Kahit yan mabura yung mga proof of delivery ninyo sa apps nyo, automatically, recorded na rin yan doon sa system natin sa TokTok. Okay, at ang kagandahan pa dyan, kahit magtagal pa ng taon yan, nandun lang yan. At pag may nanghingi sa inyo ng proof of delivery, pwede po natin yung hugutin yun dun sa ating system. Okay? Next, how to transfer rider and driver from one TokTok operator to another. So halimbawa, katoktok riders at drivers. No? Kayo po ay nag-start dito sa TokTok in-house. No? Pag sinabi natin in-house, yan yung mga walang operator talaga. Directly lang nag-apply sa TokTok bilang rider o driver. Ngayon, yung kapitbahay nyo pala, kaibigan mo, barkada mo, o kamag-anak mo, kapamilya mo, nag-TokTok operator. At gusto mo magpapalipat sa kanya dahil kakilala mo naman. Pwede po ba yan? Yes po, pwede yan, katoktok. Halimbawa naman, katoktok, nag-start ka naman dito, meron ka na talagang existing na operator. Okay? Sa anumang mabigat na kadahilanan, pwede ka rin pong magpalipat. Okay, so ano ang gagawin ko para makapagpalipat ako? Step 1, katoktok rider at driver, kailangan nyo munang kausapin yung inyong iiwanan na operator. Kailangan mo munang magsabi sa kanya na ikaw ay lilipat na sa ibang operator. Klaro yan, katoktok, ha? Yung mga in-house, no, yung mga walang operator, yung mga in-house rider ng toktok at driver ng toktok, hindi nyo na po kailangan magpaalam sa amin. Okay? So, automatic naman yan. Papayagan po namin kayo. Okay, step 2, katoktok rider at driver. The new operator will send request letter to TokTok operations through email. Dito sa hello@toktok.ph. Malinaw, katoktok, ha? Ang magre-request ng paglipat mo, yung lilipatan mong operator. Okay, at dapat na isa-add ng inyong lilipatan na operator yung rason kung bakit ka po magpapatransfer sa kanya. Doon sa email na isisend niya, dapat na ilagay doon yung rason kung bakit ka magpapatransfer sa kanya. At siguraduhin mo lang, katoktok riders at drivers natin, no, na wala ka pong may iwan na obligasyon doon sa iiwanan mong operator. Kasi pag meron pa, katoktok, isa yan sa magiging dahilan kung bakit hindi po namin i-approve yung inyong request. So bago namin i-approve yan, katoktok,
i-settle nyo muna yung kung ano man yung obligasyon na may iiwan mo doon sa iiwanan mo operator. Klaro ba sa lahat yan, katok-tok riders at drivers? Okay. Sir, gaano po katagal no yung transfer natin sa ibang operator? Inaabot yan, yung process niyan, katok-tok 30 days. Okay? Kung natatagalan ko yung sa 30 days, sa kadahilanan niyan, katok-tok rider, kailangan kasi muna namin kausapin dyan yung iiwanan mong operator at yung lilipatan mong operator. Para maging klaro sa kanilang dalawa, yung inyong pag-request ng paglipat, at syempre, maging patas naman po no, para sa amin dito sa Tok-Tok, yung aming pag-a-approve ng inyong request ng paglipat. Okay? Klaro ba yan mga katok-tok riders at drivers? Sir, paano yung rider o yung driver? 30 days pala yung process ng paglipat. No? Eh, mga kabiyahe ba? Yes po, pwede pong bumiyahe kahit on process yung paglipat mo. Eh, paano pag naubos yung top upload niya? Kanino siya magpapa-top upload habang on process yung paglipat niya? Pansamantala, katok-tok, dahil on process yung paglipat mo, dun ka muna magpa-top upload dun sa iiwanan mong operator. Kaya sabi ko kanina, katok-tok, kausapin mo yan, magpaalam ka dyan. Kasi pag hindi nyo po kinausap yan, basta-basta lang kayo nagpalipat, isa lang masasabi ko, katok, magtatampo sa'yo yan. At pag nagtampo sa iyan at hindi ka tinap-upload niyan, ikaw ang kawawa dahil wala kang pagpapatap up ng load. Eh, hindi ka makakabiyahe hanggat di ka napaprocess yung transfer mo. Kuha mo ba katok-tok riders at drivers? So, dapat makapagpaalam ka na makausap mo ng masinsinan yan. So, dito na, katok-tok riders at drivers, nagtatapos yung ating katok-tok riders and drivers orientation.